Yan po. Na yung mayor ho doon, o vice mayor ata, ay sinuspilde, nako, nang naalaala ko, ang gobernador dito, bago kayong high blood din ko, no? Baka kasi ito, pag narinig yung pangalan nito, tumataas po ang presyo nyo. Ito hong si dating Congressman Henry Uwaminal. Uh-huh. Ay mukhang sa din ho ata ang may pakana ukol doon sa pagkakagulo sa isang lugar, sa kanyang probinsya, at pinasuspindi ata yung incumbent vice mayor ba ito o mayor. Ito po ang viral ngayon sa social media kong. Napalitan na yata yung apelido niyan eh. Hmm? Eh, hindi po. Wala akong petition kong. Wala akong... Na yung narinig ko ngayon eh. Oh. Animal na daw. Disgrasya. ito ko na nabalitaan nyo rin. Naririnig ko lang. Opo, lalo opo. Na ngayon, nababalitaan ko. Opo, opo. Kilala ko yan, pinag-usig ko nga yan eh. Opo, alam nyo naman yun, na deputy speaker yan na kasama ko sa Congress. Kalos kasabay nyo po, opo. 18 Congress yun, pareho kami deputy speaker. Aha, aha. Ngayon, matibay ang kanyang paniniwala na ang isang katulad ko ay hindi ko gagawin yun sapagkat pareho kaming congressman, pareho kaming deputy speaker. Opo. At kinausap niya ako na, bro, kanya, pag-isipan mo na yung gagawin mo sa akin sa mukhang... Huwag mong ikompromiso ka niya yung pagiging magkaibigan natin dyan. Baka magkasira tayo. Mm-hmm. Eh kaya nga kita nga kung kinakausap para mapanatili natin ang ating pagkakaibigan. Tama naman. Eh kung makikinig ka sa akin, mananatili yun. Mm-hmm. Kapag hindi ka nakikinig sa akin, edi magkakahiwalay na tayo. Ayun, diba? Tama naman. Magkahiwalay nga kami. Dahil hindi siya nakinig sa akin. Opo. Napatunayan lahat. Yung nung pinag-usig ko siya doon sa isang housing project na itinayo niya doon sa Osamis City. Opo. Mm-hmm. Na kung saan yung anak niya ay nagsisilbing mayor. Dating mayor, opo. Yung pinaglagyan niya mismo ng housing project doon sa barangay na yung kapatid naman niya ang barangay captain. Yung city administrator naman, opo. Na kung saan mayor yung kanyang anak. Opo. Ay bayaw niya sapagkat kapatid ng kanyang asawa. Ayun, opo. Ayan, ano. Di napatunayan lahat. Lahat ng hindi maganda. Mm-hmm. Lahat ng irregularidad sa pamamahala ng isang local government ay napatunayan lahat doon sa kanyang lugar. Ibig sabihin kung gagawa ka ng libro ko na... handbook on bad governance. Oh. Ito ang sample. Gagawa ka ng isang libro ng pangalan ay yung kanyang titulo. Uh-huh. Ang pinakamasamang pamamahala sa isang local government, Exhibit A yun. Oh. Isip-isipin mo hawak niya lahat ng mga sangay ng gobyerno sa Region 10. Okay. Kasi alam mo yung ating pamahalaan, may kanya-kanyang regional offices. Opo po yan, opo. Ang DPWH merong opisina Region 10. Ano? Ang DILG meron ding opisina doon. Opo, Region 10. Opo. Ang COA meron din. Opo. Ang Human Rights nandun din. Ang PCUP nandun. Opo. At saka yung National Housing Authority meron din ganun. NHA meron din, oo. Lahat ay kanyang ginamit, lahat ay kanyang kinasangkapan para maitayo yung irregular housing project niya po. Yung housing project na ngayon na hanggang ngayon hindi malaman kung sino ang may-ari. Dahil pinatayo niya sa lupa ng mga yung kapitbahay niya. Opo. Wala siyang mapaglagyan ng project talaga gusto kasi contractor 'yun eh. Opo. Contractor 'yun. Wala siyang mapaglagyan. Alam mo nakalagay sa batas, lalo na kung pinag-uusapan socialized housing, yung kukunin mo yung mga residential lots, yun ang panghuli. Meron pang mga ibang mga modalities. Mm. Halimbawa, land banking, land swapping, community mortgage, donation, whatever. Uunahin mo munang explore lahat yun. Kapag wala ka nang nakuha, sapagkat lahat na exhaust mo na, doon mo lang pagtitiyagang kausapin yung baka po gusto nyong bilhin namin yan dahil meron pong maganda tayong proyekto rito. Hindi ganun ang ginawa. Ang inuna niya, expropriation. Uh-huh. Pero sa expropriation law, bawal yung mga maliliit
na residential houses. O, pagkatapos nito, panahon ng pandemic yun, ha? Opo. Tinira niya yung demolition, kung hindi ako June, July, 2020. Dinimolis siya yung bahay? Pinadimolis lahat. Privado? Oo, notorious talaga itong tawang ito. Nagsisigaw nga yung may-ari ng bahay. Hindi ko sampay maintindihan. Pagkatapos nung pinagtatanong ko, tinanong ko yung contractor, tinanong ko yung city administrator, yung mayor ayaw... Humarap. Ayaw humarap eh. Kasi isang buwan na paglilitis yun eh. Opo. Ayaw umamin na nagkaroon ng demolisyon. Pinakita ko lahat yung mga video. Yung mga bako na talagang winawasak ang mga naghihiyawan, hagulgulan ng mga mayari. Yung pamilya na naghihiyakan, opo. Tapos sabi ng city administrator, Your Honor, yan po ay voluntary po nilang pinagtatanggal. Pinakita ko uli yung ayan, tingnan mo mabuti. Voluntary, umiiyak. Either bulag ka, ako ang nagbubulag-bulag hangga. Yan baka ako yung voluntary na nagsisisigaw, humihingi ng awa, humihingi ng saklolo, pati nga ako yung tinawagan. Tingnan mo minawasak. Yan baka ako yung voluntary. Wala po akong idea dyan. Oo nga, wala kang idea sapagkat nagbubulag-bulagan ka. Sino pa kayang maniniwalang tao sa'yo? Ganun na nangyari niyan. Napatunayan nyo, nagkaroon ng complete committee report. At pagkatapos, napa-adapt ko sa plenary. Ayan, opo. Ngayon, alam mo, gumawa na naman ng kasalbahihan kaya sinasabi mo ngayon, tinatawagan ako ng mga tao doon na sana tulungan ko daw yung mayor. Alam mo, ako medyo nagsisikip pag dibdib ko nga, nakikita ko hanggang ngayon. Nanalo pa nga na governor ngayon. Ganoon nga po, incumbent governor pala siya ng Marisales. Nanalo. Sabi ko, ako sa panig ko, I did my part already. I have exposed, sabi ko, the evils of that lunatic. Ako pa eh. Opo. Sinabi ko talaga. Bibigat ng mga terminal niyo. But I think, sabi ko, the authorities and the law enforcers should do their job. And they should not fail the people. Kasi isipin mo, ako lang mag-isa doon, sinisisi ko pa nga yung mga kasama ko sa Congress, lalo-lalo na yung sa bayan muna. Opo. Mga bayan muna representatives na kayo ay mga champion ka ako ng mga mga mumunti at mga ordinaryong mga mamamayan na hinaharas. Na pinepersecute. Hindi ba kayo mga champion? Ba't di? Ako na lang mag-isa rito ah. Hindi nyo ba ako tutulungan? Nakangiti lahat sila sa akin. Nakatingin sa akin, nakangiti. Hindi ba kayo tutulong? Nakangiti. Ayan. Pero kapag gaano, kawawa ka niya yung mga magsasaka, kawawa ka niya yung mga malilit na tao na pinepersecute ganito, ganyan. Kami kanya ang champion. Saan ka nakakita ang champion na ako na lang mag-isang lumalaban? Nagtataka pa doon sa mayor ng pagkakasuspindi kong, ang nag-serve ng suspension order ng mga tauhan ng PDR Ramon Nelson, na yung mayor isinakay doon sa kanyang wheelchair, dinala sa ambulansya, mabuti na lamang naharang ng mga kamag-anak eh. Sabi nung kamag-anak na babae, saan nyo dadali ng papa ko? Saan mo dadali ng si papa? Sabi ganun, bakit ang humuli sa kanya, PDR mo, hindi naman polis? Bakit dali nyo lang yung sa ambulansya? Saan ang order? Paano kukunin ng polis eh? Wala naman sigurong warrant. Wala namang utos. Wala namang order. Hindi susunod ang polis. Paano susunod ang polis? Kasi nag-appeal sila sa Office of the President. Dininay yung dismiss yung petition. May dismissal ho ba? So, ni-reverse yung ginawa nila So, may decision po, Executive Secretary Lucas Bersamin. May decision na hindi nyo pwede kanyang implementyan. Ang ginawa nila, naganap sila ng ibang may pupukul doon sa mayor. Sa mayor. At pagkatapos ay inano uli, sinuspindi uli na 60 days. Opo. Para mang hindi niya alam ng maximum suspension, 60 days lang. Tatlong ulit yata ang sinuspindi, 180 days. Tama ba yung pinaggagawa nito? Talaga pala yung hari ng gobernador. Nung gobernador. Gobernador ng dating DS, dating Deputy Speaker kasama ko. Opo. Nung mag-graduate siya, opo. Kasi ako meron pa akong isang term. 19 Congress, di meron pa ako. Opo. Siya ngayon, tumakbong gobernador ng Visayas Oriental. Lahat ng kalaban niya, natalo. Opo. Kaya lahat ng nanalo, yan ang inuusig niya. Na hindi niya kapartido. Na hindi niya kapartido. Merong balita, dati niyang kaalyado. Ayun na nga po. Pero parang ngayon na rin siyang kasama. Ngayon, inuusig ngayon yan. Oho. So, kaya natin kinukwento ito, hindi na bagong bagay
sa akin yung tao na yan sapagkat na-imbestiga ko yan. Opo. At yung report ay nananatili dyan. As in, ang nakalagay sa report, yung final recommendation, a copy of this report should be given to DOJ, Ombudsman, and the Office of the Solicitor General. For whatever administrative, civil, or criminal liabilities that the subject of this inquiry might have done. Ayun, and for which they should be charged. Yun, ngayon, kung halimbawa, may kopya ang DOJ, may kopya ang Ombudsman, may kopya ang Solicitor General, at hindi naman sila kumibo, wala na ako doon. Ayun, kaya sabi ko, yung aking parte, ginawa nagampanan ko. Nagampanan nyo na. Nagampanan ko lahat at ginampanan ko kahit ako'y mag-iisa lang. Eh ano po ngayon ang mensahe nyo doon sa mga tao na pag-igibig sa inyo, Kong? Baka may nakikinig kayo sa atin sa palatuntunan ito. Humihingi ng tulong. Kasi dati na lang tinulungan eh. Opo, alam ko po, tumatawag sa inyo itong mga tao ito, Kong. Eh sabi ko, ilaban ninyo yung karapatan ninyo. Ayun. Sa pagkagaya ng ginawa ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Palagay ko naman, kung sakaling yung doon sa mga nakaraan ay yung mga iba'y nagpabaya, baka naman may makakita tayo ngayon na sa administrasyon ito, gagawa naman. Well, sana naman. Tsaka sa part siguro ng DILG, baka pwede sila manawagan din kay Secretary Benhar Abalos ng DILG. Kung ano, baka pwede umaksyon dito ang DILG. Nasabi mo yung DILG dyan? Opo, opo. Nung, siguro 2 weeks ago, o 1 week ago, meron kasi kaming, meron akong appointment kay Secretary Benhar Abalos. Ah, okay. Opo, opo. Ang appointment ko ay alas 5 ng hapon. Oo. In punto, alas 4, mga 4:55, nandun na ako. Alam mo naman ako, hindi ako nagpapauli sa mga ano. Opo. Meron namang receiving room doon eh. Opo. Di, nagkakape ako roon. Maraming biskwit doon eh. Ano? Kakape ako. Nung in punto, alas 5:05, lumabas ngayon ang Secretary of DILG. Secretary Benhur. Alam niya na, naghihintay na ako dahil alas 5 yung usapan namin eh. Opo. O de, lumabas siya. Para ako'y... harapin po kayo, harapin. Pagkatapos ipasok niya na ako kung saan kami mag-uusap. Opo. Kasi tumayo ako nung pagkakita ko ganyan. Kasi nakatalikod eh. Opo. Sir, sabi niya, nandiyan na si SILG. Pagpihit kong ganun, nakita ko nga siya, di tayo ako. Opo. Pagpihit kong ganun, may nakita akong kasama niya. Uh-huh. Ah, ganun, Nagmano sa akin yung kasama niya. Alam mo kung sino yun? Sino po? Si Governor Wanimal. Naunahan kayo. Nagmano pa sa akin eh. Nakita mo naman yan. Kasama yung anak niyang congressman na dating mayor na sinasabi ko sa'yo ng Usami City. Eh, dapat nagpa-schedule pala kay last 4, Kong. Ay, nung malay ko naman nandun yun. Dapat pa. Kumbaga sa chess yan, Kong. Naunahan kayo mag-castling. Pero nakita ni, nakita niya na nagmano pa eh. Opo. Hindi na natuloy usapan ninyo. Ha? Hindi na natuloy usapan ninyo. Ay, hindi na. Ayaw ko nga siyang tuloy-tuloy na ako. Ah, ganun po. Naging civil lang ako sapagkat nakaharap yung secretary. Wala namang alam si secretary Benhur sa ano eh. Opo. Well. Ngayon, nung pagpasok kong ganun, tsaka na lang kami nag-usap. Ayun. At kung ano man napag-usapan namin, sikreto na namin. Ayun.